Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Panibago na namang negosyo, panibago na namang lapangan ang ating pupuntahan dito pa rin sa Bayan ng Los Baños. Kasama ko pa rin ang beauting beauty sa sarili, my co-host, Beautiful Apple. Isang magandang araw na naman sa inyo mga ka-royal viewers. Nandito pa rin tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. At isang negosyo na naman ang makakasama natin, kaya pasukin na natin ang Dalcielo. Yes, kasama natin ang Dalcielo at ang nag-iisang may-ari nito. Kaya kilalanin na natin siya. Play BTR. Another lapangan na naman today's episode dahil makakasama natin ang fantastic pagdating sa Foodies. Halina't kilalanin natin ang Dalcielo. Hello mga ka-royal cable TV6 viewers at nanonood, balik kayo dito sa Laguna Love ko to. At ngayon na naman, panibago na namang negosyo ang ating tutungayan dito pa rin sa Bayan ng Los Baños, Laguna. Kasama ko pa rin ang gandang-ganda sa sarili, beauty-beauty sa sarili, at sexy-sexy sa sarili, Beautiful Apple! Isang magandang araw pa rin mga ka-royal viewers. Ako pa rin ang makakasama nyo, ang beauty-beauty sa sarili, sexy-sexy sa sarili, Beautiful Apple. At makakasama natin ang kaisa-isahang owner ng Dalcielo, Ma'am Malisa. Ayan! Bati muna po kayo sa ating mga manonood! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, talagang napakagalang-galang ni Ma'am Marisa, no? Magandang hapon lang ang kanyang kain. Sabihin dahil parang nalulunod kami sa pagkain na sa harap namin. Anyway, Ma'am, welcome po sa aming programa. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin dito sa inyong napakaganda at napakatagal na ring Dalcielo Restaurant. Ayan, ang dami po ma'am nagbumabati sa atin. Hello daw po sa inyo, sa owner ng Dalcielo. Lagi daw po silang nakain dito sa May Lopez Avenue. Thank you everyone. Ayun. Maraming salamat. Yes, pero ma'am Marisa, simulan na nga po natin ang ating kwentuhan bago natin kilalanin ang inyong pong mga pagkain. Ano po, kamusta naman po si ma'am Marisa? Ilang taon na po ba kayo? Batang-bata pa. Ilan taon na po? Batang-bata pa. Batang-bata pa. Huwag na natin namin. Batang-bata. Secret. Sabihin lang natin na wala pang ano, wala pa siyang 12% discount. Ayan, di ba? 20 lang. 20! O, di ba? Naku, ang laki ng agwat, ha? De, pero ma'am, kamusta naman po kayo ngayon? Siyempre, maahon ng ating bansa sa pandemic. Kamusta naman po ang buhay niyo? We are very hopeful na sana wala nang lockdown, sana tuloy-tuloy na recovery ng ating ekonomiya, at sana ay bumalik na lahat ng negosyo sa kanilang mga makaahon na
Ayun, ma'am. Si Dalcielo po ba? Paano nagsimula si Dalcielo? Well, ang Dalcielo po ay nagsimula noong October 10, 2010. Ayun. Yes. Pero masyado, parang masyado excited si Beautiful Apple. Mamaya na natin pag-usapin, parang gusto ko pang makilala masyado si Ma'am Marisa eh. Oh, sige. O yes. Ma'am Marisa, kamusta naman po kayo? I mean, ano naman po bang pinagkakaabalahan nyo maliban sa Dalcielo? Maliban sa Dalcielo? Got to have it. Ayun. Sa pang-negosyo pa po kayo. Yes, got to have it dito rin sa Los Baños. Mga apo ko, asawa ko. Ayun. Yeah. Ano po ba, ma'am, na ang inyo pong ano, syempre, bago po kayo mapasok dito sa business to, ano po bang course niyo, ma'am, na nakuha sa college? Ako ay graduate ng Commerce Major in Marketing. Major in Marketing? So, sige, magaling po kayong mag-market. Magaling ako magbenta kahit ano kayo magbenta. So, siyempre ma'am, pwede niyo po ba kami? Paano po kayo nagbebenta ma'am? Bakit po marketing ang nagustuhan niyo po? Well, I have been in the business talaga since I was young. Kung ano-ano, mahilig ako mag-business. Since elementary, nagtitinda na ako ng pastillas, macaroons, kung ano-ano. Nung kabataan niyo po? Yes. So, nung dumating yung panahon na kailangan yung skill ko na yon dahil sa pangangailangan ng pamilya. Inaya ko ang family ko dahil mahusay magluto ang nanay ko. Sabi ko, Mami, ika magluto tayo. Kasi ano yun eh, I think 1983, economy was also down. Namatay si Ninoy Aquino. So, construction business ang daddy ko. Pero it's really down. So, we decided to put up a food business. Because my mom really is a good cook. So, ako naman, minarket ko siya. So, we started doing, nung araw, nung unang panahon, wala pang mga social media, but we've been marketing door-to-door, through flyers, ng mga cooked food. And then, it turned into catering business. And then, eventually, it supported all our siblings to college. So, nung nakatapos na may mag-college, sinara namin yung catering business, we went into restaurant. Okay, nagpa-hire naman kami sa mga, sabi namin, siguro naman yung karanasan natin, may value na sa restaurant. So, nag-apply kami sa restaurant sa Manila. I'm originally from Manila. So, my sister is part of the team that opened the first TGI Fridays, and I am part of the team, the pioneer team of Italianis Restaurant. Wow. So, that's the start of my restaurant career. And then, you know that both restaurants are still alive and famous up to now. So, but we left, I went to the US and pursue more career in the restaurant. So I work in another Italian restaurant, a burger place, I work in a bagel shop, until natawag kami dito sa Los Baños. My husband got a job here, and I joined him, we went home, and then we opened the shop. Ayun. Pero ma'am, ito po ba ang kauna-unahan niyo mismong business talaga? Maliban sa pag-ano niyo po, sa pag-cater, or ito po ba ang kauna-unahan niyo itinayong restaurant? No. When we were in Manila, I put up a bake shop restaurant too in Jupiter. So in Jupiter po? Jupiter Street. Jupiter. In Makati. In Makati. So it's almost similar as this. Ngayon po, buhay pa rin po yun? Hindi na, because the building was demolished and we pursued nga another career. Pa-employ kami. Ay. Because you want to spread your wings and gain more experience. Maganda nga, di ba? Experience, and experience until you succeed. Yeah. Oh, di ba? Experience until you succeed. Yeah. Pero nga, ma'am, kamusta naman po, syempre, ngayong, ano po kayo, syempre, ilan po ba ang anak niyo, ma'am? One only. Siya po ay baby girl o baby boy? Mama. Ayun, mama. Batiin niyo po siya. Nanonood siya ngayon sa atin. Hi, Chris. Your mom's here. Nagwawala.
Ayan, ano po ba trabaho niya, ma'am? He's also in the TV production, commercial. Wow. So, hindi niya alam to. Ayan. Baka naman po, maanin po kami, masalang niyo po kami. Ngayon po, alam niyo na po. Oo, ayan. Ngayon po, alam niyo na po, ha. Baka contactan niyo na po ako, Direk Leia po. Diba po? Pero, syempre, ma'am, ano po bang course niyo ngayon? Ilan taon na po ba siya, yung anak niyo po? He's 42. Ano po ang course niya? UP Film. Film? Sa filming siya. Talagang ano na. Oo. TV talaga. Ilang years na po kayo dito, ma'am, sa Los Baños? If Del Cielo is 12 years, we've been here for 13 years. 13 years! Oh my God, sobrang tagal na na. This is your home na po talaga. I fell in love with Los Baños. I don't wanna leave Manila anymore. Ayun. So talagang Los Baños niya na kayo, no? Ilang taon na po ba nagsimula si Ma'am Melisa sa pag-business? Pag-bake sa mga ganun. Oh my God, 1984. We've been baking since 1984. Bata, hindi pa kayo pinapanganak sa mga. Opo, 1993. Oo, diba? So super tagal nyo na ng ano, no? Business woman. Saka ano, hindi lahat tumatagal kasi hindi nila gusto or pagod sila. But this is my passion, this is my life. Ayun. This is all I know. Ito na po talaga dito na kayong masaya. Yeah. Ayun. I guess so. Pero man kanina question ni Beautiful Apple, ano na yung question mo? Tapos na kasi Del Cielo nung panahon ng pandemic. Itong branch na to ay nakasara, pero yung branch namin sa Lopez Avenue remained open all through the time of pandemic. We closed the dining kasi ano siya, lahat would be delivery, take out, and we have been baking cakes during pandemic. A lot of cakes, ayan, diba? Isa rin sila sa mga producer ng mga masasarap na cake dito sa Los Baños, no? And Del Cielo. Pero ma'am, kamusta naman po? Ito pong, nung sabi nyo nga po, meron po kayo mga delivery, ganyan. So ano po bang mga pagsubok naman ang pinagdaanan po ba ni Del Cielo? Siyempre, maraming sa loob ng 12 years. Sa loob ng 12 years. Itong branch na to, it took a while bago nalaman ng tao. Mm-hmm. Diba? Kayo nga, hindi nyo alam. Kasi tagong-tago siya. Diba? Parang it's out of the way, hindi ka tagal yung pin, hindi mo alam. Mm-hmm. But because of the UP, activities, maraming nakaalam. Yeah. Pero before, talagang, kumbaga, nag-aabang kami ng spillover ng Lopez Avenue kasi dinadala namin dito. Para kasi, malaman nilang may branch dito. At saka napakaliit kasi ng Lopez Avenue. A lot of people like to eat. So, dito, marami naman kami dining space. Ayun. Ilan taon na po ba? Ano po bang pinaka-menu po? Ito po or yung sa Lopez Avenue. Ayan, nakikita nyo po sa inyong TV screen ang Lopez Avenue branch. Dito po, dito rin po yun sa bayan ng Los Baños. At ito pong interview namin ay nagado na po ngayon sa Del Cielo Circa Compound. Circa branch. Ayun, Circa branch. Inside UP Los Baños. Ayun. So, ibig sabihin po, mga taga-UP po ang more on customer nyo dito. Tama po ba? Mm-hmm. Families, at saka lahat ng mga bisita ng UP, bisita ng Circa, which is more of international community. Circa stands for Southeast Asian Research for Agriculture. So, yung mga kapitbahay nating ASEAN countries, dito sila nag-training, dito sila nag-meeting. So, marami kaming na-entertain dito mga dignitaries and ambassadors. Wow. So, basta rin may bisita ang UP na mga officials, mga VIP, dito rin nila dinadala. Even mga ating mga government. Si Del Cielo po ba, may nararanasan na po ba na mga special events na nagaganap po dito? Madami. Pwede niyo po ba bigyan kami ng sample? Well, we have hosted a lot of weddings dito. Kasalan pala dito. Birthdays,
Pero marami ding mga ano nga, like what I said, pag may mga VIP events, pinapasaran nila to. Exclusive. Exclusive lang sa kanila to? Oo, kasi security purposes, may mga ano. So, tumatanggap po kayo ng mga ganun? Yes, okay. So, paano po ba sila makakapagpa-reserve dito sa inyo pong Dalcielo? Well, they can always message us at our Facebook page, Dalcielo, or give us a call at 0917-585-1875. Ayan, nakikita nyo sa ating TV screen ang kanilang address at ang kanilang telephone number. Cellphone number, so you can call them para po sa reservation. Pero ma'am, syempre, may mga best wedding, may mga nag-propose na rin ba na mga moment? Oh. Yes. Ano po nararamdaman nyo na may, dito po ginagawa yung kanilang syempre, mga best moment? We are thankful and honored na dito nila ginagawa and the Dalcielo's part of them. Their special events. Mm-hmm. Meron ding ano eh, meron nga nag-anniversary dito ng, let's say, hindi month-sari, day-sari. Let's say, day-sari. 3,000 days na anniversary nila. May gano'n, nakarinig ka na ba nun? Hindi pa eh. O, kasi sila, gano'n sila mag-celebrate. Ikaw yata, beautiful apa, nakaranas ka na yata ng week-sari. Oo, sure, pero week-sari. 1 year anniversary. One year anniversary. Sila, day-sari. They count every day. They count every day. Araw-araw masaya lang dapat at sweet mo. Napaka-importante ng bawat araw. Oo, yung bawat araw, di ba? Mabuti po talaga lahat. Mabuti. Sana all, di ba? Sana all may jowa. Kasama nila si Dalcielo sa pag-celebrate. Oo. And ang maganda dito, like, minsan dito bininyagan. Okay? Tapos lahat ng every year, yung birthday ng bata, dito rin. Tapos aalis sila, they'll go abroad. Pagbalik, oh, ito na yung Dalcielo baby. Ayun. So ano po na ano nyo na hanggang ngayon eh, talagang inaabutan na ng mga millennials ngayon ang Dalcielo. Ano po nararamdaman nyo? I'm very happy. I feel fulfilled. Hindi nyo po ba akalain na tatagal? Hindi. Hindi nyo po akalain. Kasi hindi ko rin alam that time, hindi ko rin alam. Kasi transient na ako dito Sabi namin, if the business succeeds, we will continue here. If not, we will move on. Yeah, pero ang isang maganda rin dito, yung bang bata na sanggol, yung anak, dito kakain yung magulang. Tapos makikita mo, malaki na, kilala pa rin ako. At saka isa pang nakataba ng puso ko, merong mga estudyante kasi, hindi naman to para afford ng mga estudyante talaga. Pero pag sinusundo sila ng nanay nila, maayain nila dito. Pero meron akong, merong nag-meeting dito na government agency, and then sila yung nag-book. Ang sabi sa akin, ma'am, graduate po ako ng Los Baños. Nung araw, pangarap namin, pag nagkatrabaho ko, kakain kami dyan. May trabaho na po ako, kumakain na kami dito. Ayun! O, palakpakan naman natin, di ba? Nakakatuwa, di ba? Ano pong nararamdaman nyo na ang daming naghahangad na matikman ng Dalcielo food? It gives us the reason to strive better. Mm-hmm. Never let down our guards. Keep our quality consistent. Never change. So kung ito yung recipe ng araw, 12 years ago, eh siya pa rin yan. Ayun. So wala pong consistent yung inyong menu. Yeah. Kung ano yung lasa last time, yung pa rin yun. Yeah. Ayan. Kamusta naman po ma'am, nakakahabol po ba tayo? Nagiging affordable pa rin po ba sa pagsipaan ng presyo ng mga bilihin? Kamusta naman po? Well, ang presyo kasi, tataas yan parate, di ba? Pero I believe that our clientele would rather pay for good quality than anyone. Yes. Huwag mong baguhin, malisaw. Just keep it that way. So adjust mo yung price, make it affordable, make it value for money, basta don't change the recipe. So we have increased our prices. Kumbaga, kasi yung iba binabawasan yung ganito, binabawasan ng kota, parang ganun pa rin. The same portion, the same
taste. Ito po ba mga nasa harap po namin ngayon, kayo mismo ang nagmaniobra? Oh. Kung sarili paano ka, sarili niyo po. These are all my recipes. The callos and the dinuguan are my mom's recipe. All the Italian dishes are my recipe. Mga Filipino dishes are the food that we eat, ate growing up. Ay. So, what? It's made through memory. Oh, huwag magalit! Dahil sa ating pagbabalik, maipapakilala na natin ang kanilang mga best foodies sa pagbabalik yan ng Laguna Love Ko To! Tayo, ma'am, sa ating pagkain. Siyempre, ipakilala nyo na po ang inyong top 12 na ipinagmamalaking mga food okay sa amin. Unahin muna po natin ang nasa dulo. Ayan. Okay. This is our spinach and artichoke dip. Ayan. Best seller. Best seller. Ano po ba yan, ma'am? Gawa po yan saan? Artichoke is a vegetable. Then we cook it with cream cheese and spinach and mushroom and cream. It's garnished with oven dried tomato, served with garlic toast. Our garlic bread is not the top garlic bread, this is our own garlic bread. Recipe ko ni Madam. Yes. Ano po ba pagkakaiba niyan, ma'am, sa iba? Hindi ko alam. Yung mga sa inyo mga commentators niyo. Basta they've been coming back for that. Ayan, the they're past coming 12 for years. Ako, mukhang may nilalagay ka mo sa pagkain. Mukhang may dinadasalan mo yan. Ayan. Para sa mga may hilig sa healthy food. Ayan, so gulay yan, you know. This is our version of pako salad. Pako salad is really parang ano yan, Los Baños or Laguna staple yan. Ayan. So, our version is made with salted egg, bacon bits, and tossed over honey lemon dressing. Ayun. Talaga namang napakasarap, ano? Pero, nako, ito na. Ito na pinakaswabi dyan. Ayan po, ah! Ayan naman, mukhang ba? Binagoong ang liempo. Binagoong ang liempo! Ayan, so, liempo. Mukhang masarap yan, ah. Served with ensaladang talong. Enseladang talong. So, dito ay pork tender. Hindi mo kailangan ng kutsilyo. Ay, totoo. This is baked, cooked, siguro three times. So, you boil it, you bake it, and then you fry it. Ayun. And next one po, ma? This is our panko crusted salmon with lemon cream sauce served with pesto rice and sauteed vegetables. Ayun. Mukhang masarap yan na, nako. Okay. Next one, ay nako, nako. Ito, mayroong chicharon na this is dinuguan. Our version of crispy dinuguan. Ayan, pakita niyo po ma'am sa, ayan, pakita natin sa camera. So, hindi lang siya puro chicharon. Mm-hmm. That's the traditional dinuguan, the pork meat, and then we top with chicharon. Ay, what? So, this is like Ilocano style. So, it's really sour. Ilocano style, nakarating sa Laguna. Yeah, diba? Yeah. Ito parang sa bawya. Ano ba yan? This is our version of clam chowder. Ano po? Clam chowder. Clam chowder is because I came from San Francisco and this is my family. So, i-replicate ko. Ayun. So, anong po bang mga ano niyan? Nila naman? Clam meat? Yung tulya. Tulya? Oo. Kung tawagin natin dito sa ating ano, tulya. Yeah. So, tapos meron siyang potatoes and bacon and cream. Ay. Okay. Okay, ito naman po. Ito para sa ating mga mga pizzaderia. Pizza. This is our three cheese pizza. Very favorite ng mga bata. Ay. Okay. So, ito naman po, ma'am. Ipakilala naman po natin ito. Yan ang oops. Yeah. House specialty, callos. Callos alamante. So, ano po ba mga nilalaman yan, ma'am? This is a Spanish dish that
came from my mother's recipe. It's made with ox tripe, beef tendons, and cooked with chorizo de Bilbao, olives, and roasted peppers. Ay, good. Okay, yeah. Next one! Ito pinaka-best nila. Ayan. Ito pa ang next best nila. So, next po, ma'am. This is our roast beef. Roast beef! So, very tender. Thin slice, paper thin roast beef on top of roasted garlic mashed potato served with French beans. Ayun. So, ano pagkakaiba po ba nitong roast beef na to sa ibang roast beef? Malambot. Malambot. So, talagang pinakulong maigi, no? Para maging malambot. So, ito naman po, ma'am. Tungo naman po tayo dito sa inyong Chicken Cacciatore. Chicken Cacciatore. Okay. Chicken Cacciatore. Oh, diba? Okay, this is roast chicken braised with cacciatore sauce. Cacciatore sauce is made from spicy marinara with some peppers and onion, roasted onion, roasted peppers, and a bed of penne pasta. Okay. And this is our food in the market. Ayun! This is our seafood pasta. Hi, Sir Sanji! Alam mo na to, sa'yo na itong kakapangalan. Ito na yung pinaka-best food. Ito po ipapadala namin sa'yo. This is our seafood pasta. Yes. We made our pomodoro sauce. Yeah. All our sauces are made in-house, like marinara, pomodoro, ano po nila naman ito? May shrimp. It has shrimp, mussels, squid, and salmon. Ay, yun. Sosyal. At ang aking nakapangalan po sa akin, pinapikita ko Leia. Ano po ito? This is Leia's Tartuco. Ano po ulit? Leia's Tartuco. Sa kanya daw. Tartuco. Ayun po. Ano, pong pag- ano po ba nilalam nito? Tartuco kasi parang ano, it's a mushroom. Kasi parang is, ice cream. Pag binake yan, it's like siya. A dome yung buo niya. Parang natutunaw. So it's like a layer of white and dark chocolate mousse. With chocolate cake in between, covered with chocolate ganache, serve on a bed of anglaise sauce and strawberry. Ay, talaga naman perfect na perfect, di ba ma'am? Ma'am, ito naman po, minakikita naman ako syempre. Kanina, napakilala nyo na po sa amin ang inyo pong mga ipinagmamalakit. After nito, meron tayong ito, dessert na. Punta naman po tayo syempre, kailangan may panula. Oo, ito naman po ito. Ano po ito, ma'am? Yan, nakikita ko, yes. Coffee. Okay. We, at the Shadow, we also serve coffee, cappuccino, brewed coffee, iced mocha, the lattes, yung usong-uso ngayon. But what makes our coffee different? Our coffee is made with pure Arabica. Pure Arabica? Freshly roasted. Freshly roasted. Why I said freshly roasted? Why po? If you buy coffee beans from the supermarket, do you know when it was roasted? I don't know, ma'am, ha? Okay. I don't know lang, ha? Alright. Ako, I know when my coffee is roasted because it's only roasted when I order. So, freshly roasted siya. And then, the beans is premium. Walang bungi. Bilog lahat. Why? We pay premium for that. Why do we have to pay premium? Because we support the farmers of Benguet for the past 12 years. That makes our coffee different. And by the way, if you order coffee at El Cielo, kahit espresso pa siya, hindi kayo magpapalpitate. Ay, totoo? Kasi mababa ang caffeine ng freshly roasted coffee. Hindi kayo sisikmurain. Totoo. Yes. Hindi, ang kagandahan pa nun, nakakapagbigay na kayo ng masarap na kape at safe na kape, nakakatulong pa kayo sa ating mga taga-Benguet. Yes, the Benguet. Diba? The Benguet Coffee Farmers. Yeah, and we've been supporting them for the past 12 years. Oh my God, ang tagal na nun. Ang laki na nang kinita nila sa inyo at patuloy na kumikita pa rin sila kasi sinusuportahan nyo sila. No? Nakakatuwa po kayo, Ma'am Marisa, kasi... Dapat kasi gano'n ang buwan. Diba, may natutulungan ka sa mga inaalok mo rin sa tao mo, not only yourself, at makatulong ka rin sa ibang tao. Ganyan naman ang lahi ng Pilipinas. Yeah, matulungin.
yun. At lalong-lalo na, kaya napakaswerte ni Ma'am Del Cielo na after 12 years, nandito pa rin ang Del Cielo. Taas noo pa rin, no? Taas noo pa rin na naglilingkod sa ating mga taga-babayan ng mga taga-Laguna at sa ating mga dayo, ano, sa mga ibang bansa na bumibisita dito sa ating bansa. Parang ano, we want to be, Del Cielo has been part of the community. Ayun. And which is the goal talaga since we opened Del Cielo, to be part of the community na part of their lives. Sabi nga natin, mga special occasion, part of them. Pero when in times of need, nandito pa rin kami. During pandemic, we served them, even those that were stranded in the dorm. Na-feed namin sila at least at a certain several times. Ayun. Ma'am, ito na pong pagkakataon nyo. Imbitahan nyo na po ang ating mga ka-Royal Cable TV 6 para po bisitahin nila ang inyo pong CR ka branch, ang Del Cielo CR ka branch at ang main branch niyo po sa Lopez Avenue. Go po! Batiin niyo po sila. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Del Cielo Restaurant and Bake Shop sa Lopez Avenue at sa Circa Branch. At kami po ay malulugod na magsilbi sa inyo ng aming masasarap na pagkain at mahusay na service. Salamat po ng marami. Ayun, maraming salamat po. At mamaya, kikilalanin naman natin ang Goto Habimino nila sa pagbabalik yan ng Laguna Love Goto! Nanonood pa rin ngayon sa Royal Cable TV 6 at sa Laguna Love ko to. At ngayon naman ay lugawan na naman ang ating pupuntahan. Tunay na malulugaw ang iyong sarili pag iyong natikman ang kanilang Goto Habit. Pero kasama ko pa rin ang nag-iisa aking co-host na beauty sa sarili, sexy sa sarili, Beautiful Apple. Isang magandang araw pa rin sa inyo mga ka-Royal View. Dito ngayon tayo pa rin sa Las Palmas, Laguna at kikilalanin pa rin natin ang Goto Habit. At makakasama pa rin natin si Ma'am Marisa. Let's go! Roll VTR! Siguradong magiging habe ang araw ninyo. Dahil kapag nag-goto ka today, siguradong swerte ang mararamdaman mo. Halina't kilalanin natin ang Goto Habit sa Los Baños, Laguna. Alright! Nandito naman po tayo ngayon at kikilalanin natin ang kanilang Goto Habit! At kasama pa rin po natin ang one and only pretty sexy at sobrang tangkat na owner ng Del Cielo at Goto Habit na si Ma'am Marisa. Welcome back, Ma'am Marisa. Ayan, kanina po nakilala po namin ang inyong negosyong Del Cielo. Ngayon naman po, ipakilala nyo naman po sa amin ang inyong Goto Habit. Ayan, bakit nyo naman po itinayo ang Goto Habit? Ang Goto Habit ay tinayo namin dahil mahilig ako sa lugaw. Mahilig ka sa lugaw! Oy ha, lugaw! Kasi ang mami ko rin, kami ng mami ko talaga. Lahat naman yan, yung mga pagkain, nag-umisa sa nanay ko eh. Kasi siya yung mahilig kumain, mahilig magluto. Nana,
nakuha ko. E naaalala ko lahat ng mga lugaw niyang ginagawa sa amin nung bata kami. Sabi ko nami-miss ko yung lugaw na may bituka. Wow, yung bituka? May nakatikim na ba kayo ng aros caldo o lugaw na may humba? Ano yung humba? Pork feet. Pork feet? Oh my God. Oo. May bulalo. Mm-hmm. May alige. At saka crab meat. Ayun. Diba? Diba? Ako, nakikita niyo po sa ating screen kung ano po yung mga pagkain na sinasabi ni Ma. So, yung seafood seafood ano namin, aros caldo, seafood goto namin, merong inihaw na hipon, may crispy crablets, at saka taba ng tanangka. Yes. Yeah. Kamusta naman po, Ma? Bakit niyo po itinayo ang goto? Have it! Yun nga. Dahil sa katakawan namin. Sa lugaw. Sa lugaw. Bakit? Ano? Saka ano rin. Ba't lugaw, Ma? Kasi ang lugaw ay mura, nakakabusog. Kahit sinong tao, pwedeng kumain ng lugaw. At saka, ang lugaw ay ang number one Filipino comfort food. Alam nyo ba yun? Number one? Oh, yes. Diba? Sarap. Napakamura. At saka, napaka-comforting. Pag may sakit ka, sa mapakaramdam mo, kahit ang lugaw. Pagkatapos nun, okay ka na, di ba? Gagaling ka. Nakakainom, ma'am. Hinahanap niya lugaw. Pag may hangover ka. Yan, tubong-tubo dyan. Diba? Si Beautiful Apple, laging nakainom yan. Diba? Tapos, hindi lang yon, meron siyang ano, meron din kaming mga rice toppings. Mm-hmm. Like, binagoong rice bowl, adobo rice bowl, meatball rice bowl. Ito naman ay para sa mga estudyante. Masarap na, mura pa, busog ka pa. Yes. Yeah. Affordable talaga, no? Oh. Pero ma'am, ano po ba yan? Di ba yung lugaw? Kasi syempre, mga panggabi lang. Hindi. Pag umahang, pagkadaling araw. Umaga, almusal. Ah, okay. Merienda, sa hapon. Hindi po ba mainit? Pag halimbawa mainit ang panahon, may nabili pa rin? Pag mainit ang panahon at kumain ka ng mainit, lalabas lahat pawis mo. Ah, okay. Diba? So that's good, no? Pag lalabas ang pawis mo, mabalik sa electric fan, malapit na. Sabi nga nila, pag mag-inaw nga daw, kumain ka ng ice cream eh. Iinit. So, ganun din yun. Kailangan, pag mainit ang panahon, kumain ka ng lugaw, parang yung pawis ay lumabas. Napapasay ka na ba ng goto sa Goto Havet? Dahil mamaya, malalaman mo na ang magpapainit sa malamig mong love life. Sa pagbabalik yan ng Laguna, Love Ko To! Oo, para at least para hindi mo na kailangan mag-exercise. Oo, labas pawis mo. Di ba, pag masama ka sa damdam mo, at saka pag may hangover ka, kailangan magpapawis ka, di ba? Oo, para lumabas yung mga, mga, yung mga pawis-pawis. Kasi di ba, kailangan rin ang katawan toxin. Natin yung toxin, ang katawan natin lumalabas. Yeah, saka yung lugaw namin, maluya. Healthy. Diba? Gaganda ang boses mo. Healthy, pero yun nga, meron diba? Kaming yung lugaw na ang tawag namin pork feet set. So meron siya nung paan ng baboy na para siyang pinaksiw na matamis, parang asado. Tapos sinerve siya with century egg at saka tokwa. My God! Natitikman niya yung mga yan. So ito, mga set yan. Pero pwede ka rin gumawa ng sarili mong set. Halimbawa, bigyan ka lang ng isang bowl ng lugaw. At mamili ka na kung ako, ano yung magiging toppings or laman? Oo, ikaw na. Mahala ka na. Kung gusto mo lagay lahat, lagay mo lahat. Ah, may ganun. Depende na lang sa price. Gusto mo itlog lang, di itlog lang. Gusto mo tokwa lang. Tokwa lang. So, pag pwede, plain na lugaw lang. Oo. Depende pala sa magiging aura or magiging mood mo, no? Yes. Kung kailangan mo. Bakit? Ay, saan po ba matatagpuan ang inyo pong goto? Habit! Ang Goto Habit po ay nasa loob ng UP Campus, katabi ng Land Bank, sa harap ng admin office. Ayun! Pero ma'am, kailan ilang taon na po ba itong Goto Habit nyo? Bago pa lang siya. Bago mag-pandemic, binuksan namin siya ng mga August. Ayun. Tapos nag-pandemic, so nag-close lang. Nag-close agad. Pero nung bago pa siya, talagang
dami-daming tao, as in, dagsa, inot. Kayo ka mo sa po, ma'am, ngayon, dagsa, dinadagsa na po ba ulit siya ngayon? Ngayon, marami na ulit since bumalik ang mga estudyante 2 weeks ago. Ay, oh. Happy na. Nag-face to face na kasi tayo ngayon, full face to face classes so, na sa ating mga school. Nakaalam dati, tuwan-tuwa sila nung nagbukas kami. Tsaka, very affordable lugaw. Pwede ano, no? Pwede ka mamili. Kahit anong ano. Tsaka yung lugaw na hindi lugaw na ganyan. Lugaw. Lugaw. Pwede yung lugaw. 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 Talagang lugaw, no? Malulugaw ka sa sana. Parang kung ano, papasexy ka, good for two. Oh, ayun naman. Pero nagpapasexy. Oo. Pero kung gutom ka, dahil sa sarap, ubus mo lahat yun. Oo. Makakalimutan po ba pangalan namin? Sa sobrang pwede. Sarap. Mm-hmm. Ayan. Pero, ayan. Pero ma'am, imbitahan niyo na po sila ang ating mga nanonood ngayon na pampilikin at puntahan ang inyong pong Goto Habit. Kung hindi niyo pa muna, kung hindi niyo pa po alam kung saan ang Goto Habit, ito po ay nasa tabi ng land bank sa UPLB, malapit sa gate ng UP. At lahat po ng naiisip niyong cravings for goto, lugaw, mga Filipino food, mga meron din kaming mga barbecue, wow, hindi lang basta ano, mga rice topping, yes. At araw-araw mo ay may feature na gulay para sa ating mga kaedad. Ay, okay. maraming salamat, Ma'am Marisa, na i-share niyo po ang inyong dalawang business, ang Dalcielo at ang Goto Habe, Los Baños, Laguna. Muli, maraming salamat po, Ma'am Marisa. I hope na sa mga susunod na panahon ay nananatiling tanyag, nananatiling nakatayo, at nananatiling nagsaserve ang ating Dalcielo at ang Goto Habe sa ating mamamayan dito sa probinsya ng Laguna at sa buong bansa na pupunta dito. Next week sa Laguna, love ko to! Siguradong mapapa-delicious ang iyong mata kapag nalaman mo ang kanilang best menu.